Gabby, yung wife ko. Si Sophia. Si Ella. Ano sir yung salita dito, waray? Dili. Dili sa taga, sa Tacloban, waray. Waray. Ami dito sa Ormoc, Tagalog, Bisaya mi. Anong Bisaya? Cebuano? Cebuanong Bisaya. Ang Cebuano ko. Ang Cebuano. Hindi, iba yung Cebuano sa waray. Ikaw ba yan? Sa front ka na. Yes, sir. Ha? Ikaw ba magdadrive? Ako magdadrive. Ah, sige, sir. Huwag tayong mag-discuss ng business ngayon. Ah, okay, okay. Yung pag-uusapan natin. Ibang muna pag-usapan natin. Ay, ayan. Ano. Kasi gusto ko yung first time kong marinig. Ah, yeah. Para mas sige. Nakakapag-interact ako. Ah, sige. Kasi but, ang mangyari dyan, wait. Kasi muntong parking pala. Ayun, sir. Ang nangyari kasi dyan, itong Tacloban, hindi ako makapenetrate dati. Kasi maraming business nung mag-pandemic, nawala sila. Ako natira. Pero that's kumbaga, when bad things turns to good, yung struggle of economy. Pero sige lang, ako pa maghihapon ng i-discuss ko yan ulit-ulit pa ulit-ulit kasi maraming script dyan eh. Ang daming script eh. Oo. Imagine, I'm into business for... Sa ilang taong ka? 46. Nagsimula akong magnegosyo ko lang eh. 23. Pilit. Hinugsa pilit ako. Pero thankful din ako as early as that. Oo. Kasi... nung mag-apply ako, hanggang crew lang. Kasi bawal maging supervisor. Eh, sa panahon natin, kailangan maging supervisor and manager para lumaki ang sahod. Eh, hanggang crew. Puro ko. But there's nothing wrong. Na-enjoy ko naman. Pinapanood ko yung mga segment mo, atake mo, okay, good. And then, na-digest ko atake mo. Sige lang. Sige lang. But, ang iba, meron lang akong mapakita kini yung mga store kong dadaanan. Kasi, hindi na natin madaanan ng buwan. Kasi, nandun na tayo eh. Pero bukas pa ba ngayon? May mga bukas kasi hanggang 9. May bakery kasi. Sige sir. I have 3 line of business. Yung bakery. Bakery. Lechon manok and fried chicken. So and then, yan. Kaya tinawag na kita kasi baka. Baka naman. Bake shop to, sir? Bake shop. Ang bakery ko ay nagsimula noong 2002. Ngayon, mga 50 branch sa atin. 52. 50? 52 branch. Sana all. Tagal-tagal. Slow pa nga yan eh. Slow. Slow, grabe. Slow pa nga yan. Kasi ay... slow yan ako ay super slow. Hindi, may ginawa ka eh. Nagtanim ka ng nagtanim. Pero di pa nag-sprout pa. Gusto kong kasama mag-harvest niya. Nakita ko yun. Kailan kaya yung harvest
pa sa single serving. Oo, ito si Crispy King. Wow. Si Crispy King. Nagawa ko to mga 7 years ago, 8 years ago. Nakisan ko. Naupusan na eh. Oh, may dine-in. May dine-in. Nag-waiting yan, no? Customer. Waiting. Ay, hindi ka kilala ka naman. Hindi nang kilala siguro. Hindi nila kilala. Hindi nila kilala. Hindi nila kilala eh. Kala nila, ano itong bibili ba ito? We have already mga stores na 350 to 400 stores siguro. Wow. Yun yung nakita ko point of doing business. Nakakate, nagtiting. Uy, may porrent dyan ha. May porrent. Nakita ko kanina eh. Minsan man to si Kuan. Ah, ano mo ulit? Oh, prospect ulit for another prospect store. Right. Tingnan na natin na. Ikutan lang. May nakita ka dyan kung porrent eh. Kanina pagkakana mo. Pagpapunta ka ako doon. Then, ganito ako magpo-prospect. May prospecting ako. Sir, pinanood mo yung kay Sir Ronald Mascarinas? Oh, of course! Of course! Competitor! Dili ang nakita ko sa kanya, if pag-usapan natin buhay niya, maganda yung kuan niya, yung struggle niya. But it seems may late konti kasi 40s mo, almost, andun na siya sa... Mas late siya. Almost late. Pero ang maganda lang dun, na-harness niya yung group of people na nandun, nakapundok na ba, nahuli niya yung iniwan ng company at ginawa niya yung Bundle of Joy. Bundle of Joy ang tawag ko dun eh. Bundle of Joy. Bundle of Joy kasi hindi na niya hahanapin yung materials eh. Nandun nakalatag eh. Bundle of Joy. Pinalitan na lang ng concept ng pangalan. Dumiretso na sa champion. O yun, yun oh. Ito. Oy, picturean mo. Picturean mo, Juan. Yan ang outlet. Ganyan ako magandang pwesto. Pag may porrent. Umpisa pa lang, ha? May natututunan na tayo ka agad. Porrent na yun. Yan. Paganyan. Malit na lang renovation. So, parang nakatenga na sasakyan. Hahanapin mo na lang ang key. May sasakyang naka-parking, hindi lang nag-click. So, hindi lang nag-click. Probably management. Yes. Yung attacking niya mali. Mali yung way of attack, mali yung tao, mali. Pero the location is very good. Location is very good. The problem with it, yung attack, yung tao dyan, mali. Mali yan. Parang same way with this. Sasakyan na ito. Pag hindi marunong mag-drive, pwede mo bangga. Diba? Dying curve, oh. Nahuli pa ako. Huli. Huliin ako. What? Malaki kasi yung... Ngayon, itong sasakyan ko, pang ko pa lang ito, mga 1 or 2 weeks ago. Bili na punta dun sa Manila. Ano ba ito? Anong kotse ito? Tourer na... Ito? Toyota Tourer. Kasi marami... Pag mayaman na. Ba ito, sir? Pag mayaman? Pwede na rin. Pwede na rin. Umpisa pa lang itong usapan, ha? Pwede. Ganda na. Pwede na rin tawaging mayaman. Kung mayaman or mayabang. Nagyayabang ba ito? Di ba sabi ni Sir Ronald, yung unang tao niya na naka-perfect? Galing dito. Galing dito? Oo. Ang point doon, siguro sa nakikita, experience already. Experience. May right. Experience. Experience. And then, nahuli niya. And then, yung missing, finding the missing link. Huhulihin eh. Nahuli niya. Dito siya nanalo. Dito, no? Dito sa Oruro at saka sa Tacloban. Tacloban. Kasi nung pumila yung mga tao dito, ang haba. Ah, totoo yan, sir, talaga. Totoo. Nakita mo yan. Nakita ko yan. Nung magbuka sila dito, about 150 to 200, 300 chicken per day ang isang branch nila.
Kaya dinamihan nila ng dinamihan. Naging nanalo siya nun ah. Nung nanalo siya ng Entrepreneur of the Year. Uh-huh. Nakagawa siya ng 500 branch. 2 years ata. Uh-huh. May mga partners, may mga company owned kami. Uh-huh. So, bali... Wala ka sa Luzon, sir? Wala ka sa Luzon? Na ako sa Bicol. May Bicol hanggang, ka na? Hanggang kuwan lang kami, hanggang Naga at Dait. The late na mo, pinaka-latest na mo, Dait. Kumusta ang Luzon? Ang Luzon, okay na dito sa mga kuwan. Kasi for 1 year and 3 months, nagawa kami ng 40 branch. Wow. Pero gumagawa nga may kayo ngayon ng mga, ilang, mga 30 to 50 branch per month. Kasi ang tawag doon teaching eh. Teaching. Kaya nakita kita na you're teaching people. Mm. Pero kailangan paano maipasok sa mga missing box. Linkage. May linkage dyan eh. Kaya yung mga franchise, inaaral ko na rin. Marami kasing scam. Maraming scam. Kaya doon ako na-hurt na pag maraming scam, if ikaw na hindi scam, wala kang ginawa. Damay ka. Kaya kailangan mo maglagay ng procedure to counter mali. Counterin natin ng mali para hindi dadami sobrang mali. Pag walang counterbalance, napupo. Mali lahat. Nag-isip na ako ng best question for the audience. But hope, nag-isip na ako. Okay. Hindi pwedeng palagpasin tong... Ang dami mong one eh, follower eh. Matagal ka na nanonood, sir? Mga fan na siguro, mga 2 years na. Puro totoo yung pinapakita mo eh. Yun ang credibility. Yes, sir. Binibili ang credibility. Mahirap yung kaya kailangan magbunga na yung credibility. Too much credibility, wala pang flower. Sabi ko, ang sarap naman puntahan ni eh, kung malapit ka lang sana. Sabi ko, di pa naman tayo magkakilala, di pa naman ka, hindi. Ako nakakita sa imo, hindi ko nakita sa akin. It's about time, my time, your time, is tayo sila, mga kabataan. Gumawa rin ako ng sarili kong YouTube, ha? Ah, talaga, sir? Ay, nahinay, ha? At least, life coaching. Okay. Life coaching, business coaching. Ang title sa teaching ko ay Wise Guru. Uh-huh. Wise Guru. Mm-hmm. Pag hindi naniwala, wise siguro. Yung dalawa, yung pan ba, yung double meaning. Pwede kang maniwala, pwede hindi, walang tinitingnan. Ang tinitingnan kong magaling magsalita, si Mike. Mike yung Cabales? Yung may maraming negosyo. Sir, magkausap kami kahapon. Nag-meeting kami. Tapos sabi ko, pupunta ako ng Ormoc. Sabi, ano gagawin mo doon? Sabi ko, gusto niyang ituro yung natutunan niya sa business. Sabi niya kagad, ilik mo ako. Ilik mo ako, sabi niya kagad. Sabi niya kagad. Kasi parehas tayo ng objective. Ah, sige, minimize ko yung tanong mo. Sabi mo ako, mayaman ka ba? Dagot, ba't di ayaw sumagot yung ano yung mayaman? Pwede naman, hindi naman masyado. Hindi kasi, alam ko na, marami hindi sasagutin.
Pero yun kasi, it makes you credible sa audience. Kung yung sinasabi mong ganito, ginagawa ko ganito, ganito, anong prueba? Mayaman ka ba? Tama yun. Kasi paano kung gagaya sa'yo eh? Mahirap ka rin pala, katulad ko. Parang ano. Magpipitsa ulit ako eh. Panibago na naman. Bago na ulit. Nang nangyari sa buhay ko eh, gagahanap ng... Kasi nung mag-apply tayo ng trabaho, punta tayo sa classified ads, hanap tayo ng wanted, secretary, wanted, executive, wanted, ganyan. Tapos, nung hindi na ako mag-apply ng trabaho kasi naging negosyante na ako, ang hinahanap ko ay puro rent, opportunity. Anong bahay ito, sir? Alang-alang. Kilometer 30 from the downtown, kilometer 30 downtown Tacloban. Pista ata. Daming foreign to na. Alang-alang town. Ayan, may istong ulit. Sa akin din yan. Lechon manok. Istong lechon manok. Ibang brand din to? Ibang brand din. Yung lechon manok po. Ang lechon manok po istong? May chicken ko, crispy king. Yung bakery ko, Daika. Kanya-kanyang brand. Then, gagawa ako. Kung pupunta ako sa Bicol, mayroong maganda dong pizza. Pizza house. Sabi ko, i-develop natin yung pizza house mo. 30 brands na siya. Sabi ko, pizza house. Mag-merge tayo. Bumayag. May mga tanong na talagang explosive. Sasagutin at saka mag-converse tayo bukas. Sarap nga, sarap mo nga magtanong. Yung bang isang tanong, mag-antay ng 20 minutes. Hindi mag-interrupt. Ay, galing naman mag-interview ni Direk. Walang interruption ba? Listener kasi ako eh. I'm a good listener. Pero ang sarap. Ang sarap kausap na. Yeah, right. Yung tawag doon na. Yeah, right. Then what? Yeah, right. Then what? Hanggang doon lang ba? Ang galing na kausap. Extraction ng mangyayari. Basic sa communication major kasi ako eh. Yun ang basic. Yun. Kaya sarap. Pag nakipag-converse, conversation ka. Sarap mo. Isang technique, don't say anything, haha, ganun ka lang, haha, ibig sabihin nun, explain ka, o kaya, oh, ganun, ibig sabihin, explain ka, hindi siya naniniwala, yung pala yun, it's a basic technique yan sa communication. Oh, microphone mo, hawakan mo. Magbat-bat ka din. Kumanta ka ng kumanta. Ini-introduce mo lang eh. Kaya ito si Juano. Kamanta ka. Yan ang nakita ko sa karabi mo parati ba? Kumanta. Try na ako in replacement of Jollibee pag wala pa siya. Oh. Ako na muna. Kasi hindi naman niya kakayaning mag-survive dito sa maliit na 40 to 60 million siya eh. Diba? So, pag 40 to 60 million yung investment, hindi siya pumupulot ng ganito. Hindi siya lulugar dito. Kasi yung population dito hindi kakayanin yung value of the panindan niya. Kaya ako na munang mag-quad.
100 na pagpupuntang 1,000. Pag letter A, walang problema yan. 2,000 pa yan, 3,000 pa, pagkain yan. Kasi sila yung billionaires. Billionaires, yung next of the billionaire, yung mga negosyante, mga may konting kaya, yung mga managers, or yung mga empleyado, at saka yung mga out of deep. 50% of the population nandun na sila, 30%, 15%, 5 and 1, yung sabi minsan yun. 1% lang yung A? Oo, wala. One, hindi nga makaabot ng 1 eh. Grabe, no? Layo. Hindi mo kita eh. Oo, oh, letter A. Wala. Gumawa ako ng parang, tawag dito, parang ruins. Oh. Yan. My creation, but parang sesemento ba? Sesemento. Pero konta lang to, mga 6 months or 8 months old. Totoong old house to? Old house. Old house. Tuntungkaan. Pero daanan mo muna natin kasi magpapaan na ngayon. We will come back here. Inawa ko lang tuntungkaan. Parang playground ba? Playground. Magbibingka ako dyan. Magbibingka ako ng mga kakanin. Pero at least may puto si Kwate. Yan lang, parang konting contribution to the local tourism ba? For tourism. Parang ganun. But actually, ang intention niyan, psychologically fixing the brain, the anxiety and the depression and anxiety. Meron akong atake dyan. Mga tao walang magawa. Anxiety, depression, nervous breakdown. Gusto kong lagyan sila ng venue to have activity. Playground. Serious, serious playground. May bahay konti, tulugan, magka-camping, parang retreat. Hanapin sarili kasi some people are lost, hindi na mahanap sarili. Kaya ang nadaanan ko rin niya dahil dun sa pandemic, nung mag-pandemic muntik rin ako magpasahod ka ng tao, wala kang benta. I have 480 or 500 employees at that point. And then mga 100 stores, and then pasahurin mo, nilockdown ako, tayo at saka ang problema nun, hindi mo alam kailan i-lift. Mentally torture, grabe. Ilan taong ko sir naging millionaire mo? Hindi pa. Hindi pa. Talaga? Hindi pa. Ang network siguro, for example, network na siguro sa mga network ba? Kasi nasa 400 store eh. Pero hindi ko pa pwedeng yung network asset. Kung sa cash din, meron naman akong cash. Pero biniprepare ko for the big events. Kasi simula tayo ng saturation. Ayaw makipagtabi. Ito pa. Ayaw makipagtabi ba?
tatlo na. Parang ubus na. Ubus eh. Naubos. At saka meron pa dun. Naubos eh. Grabe, parang 7-Eleven, Old Canto. Ang pinakamasarap sa iyo, influence. Pera kasi yun din, di ba? Maniwala, mag-trust ng tao. So pag mag-trust... Naala na yung... May episode ako. Oo. Yung mayaman, yung bilyonaryo. Oo. Ay, nakaupo lang siya sa table niya. Oh, tatlong C. Oo, di ba? Ang sinasabi niya sa akin. Yung contact. Walang bang tao lumalapit sa iyo, hindi mo ginagamit. Ayun na! Yun lang nang kuha ng asset. Yun niya eh. Contact. Yung pinapoint out niya sa atin. Oh. Samantalang iba, magpapakamatay, makakuha lang ng contact. Oo nga eh. Ikaw linalapitan. Sabi kasi hindi mo ginagamit. Kasi tatlong letters yun niya eh. Nasabi niya yun, sir, di ba? Oo. Oh. Oh, off the record lang yan. Hindi, nasabi. Sinabi niya, di ba? Oo. Oh. Narinig ko eh. Papauwi na sila lahat yan. Bibilib yan. Papauwi. Pili mo na ako ng Spanish para mag-tipan natin. Kaling niya mag-negosyo. Ano, dati ano talaga negosyo itong mga chicken? Kaya yan. Daika, crispy, at saka estong. At saka yung estong. So, kilala sir. Ay, kilala yan dito. Ng mga may yaman, ng mga tino politiko. Tinan mo. Pero pag mga staff yan, hindi niya siya siguro kilala. Ganyan yung mga may yaman, hindi nagpapakilala na sila may ari. Mga team saka leader lang yung nakakakilala. Uy, bilis siya, oh. Negosyo yan eh. Hindi mo po pwedeng ano. May co-own siya na mga ano. Tapos may mga ano, investor din. Pag sa probay sila yung sikat na bakery, Daika. Kung baga sa atin, Julie's yan. Pag sa Manila. Yeah, pag sa Manok, sila ano, yung ano. Estong. At IK speaking. Yung ano, yung... Ang tawag dito, yung... Senior Pedro. Ah, mga yeah. Ganun. Siya yun. Yung Eston. Tapos itong Crispy King. Wala eh. Walang fried chicken sa Luzon na kaya sikat. Kaya nga Jollibee na nga yung ano Jollibee na. Jollibee na kasi. Yung ano na nga niya dito. Pang Jollibee na eh. Sabi niya. Kala ano niya. As version as Jollibee. No, as viewer, nanonood talaga siya. Nanonood siya. Flipin. Nanonood siya. Ayaman na yan. Mm-mm. Mas ang dami niyong matutunan sa iba't ibang tao sa business eh. Tignan mo, pinanood niya sa sarili. Ano ito, sir? Ito, nanitinig pa konti. Yan. Then, ito yung tinapay kong 250. Yung Spanish ko, and then yung... 250? 250 each, and then pang kwan lang, pang kape-kape ba? Ano? Konting pan lang. And then, ito yung tag-singko na ko. Yung tire bell. 5 pesos. Ito, pauwi ko na to. Kasi kailangan ko rin kumain. Aha. Kumain ka rin ng tinda mo, sir. Kain din, of course. Ang tinapay ko... Cheese bread to. Tire bread. Tire. Para, tire. Ay, bakit shape? May shape parang pinagong. May pagpasan okay. Pinagong. And then, ang kon dyan, ay, pangmasa talaga. Letter yeah. Letter D yan. Letter E. Sila kasi yung pinakamarami. Kaya, dinidesign ko para sa ina. It is not for yung high-end. Kasi yun ang talagang kayang abutin nila. And it is not about... Masarap. It is not about higher customer. Yung target market ko, sila kasi. Sila pinakamarami. Sila yung marami. Kaya, kung tatanong yan, masarap ba? Itong hilig. Affordable. Masarap ba? Ako ang mahilig sa tinapay. Ang sarap nito, sir. Mas hindi siya ganun kasarap, but pwede na. Yung okay na yan. So, sold ba? Parang si Ariana. Parang si Juan eh. Parang si Ronald Muscarinas. Hindi masarap. Pero... hindi masarap. Natawa ako na eh. Ha? Kaya eh, ako pa nagtanong nun eh, alam mo ba yung ganyan na ano, tawang-tawa ako nun eh, ganun pa ako. Tapos biglang sabi, amin yan!
Hindi masyado masarap. Pero diba? Sabi ko, anong klaseng marketing strat? Pag-iisip yun. Reverse, reverse. Counter-reverse, counter-strike eh. Tumawa siya eh. Amin yun eh. Amin yun eh. Pero pwede na. Swak talaga sa masa. Yun, kaya sa hindi ako nag-orientation before interview. Kasi yung mga ganong okay. Insidente, very natural, ano yun eh, na... Hindi lang, pero I will take, dami talagang kailangan i-discuss about marketing eh. Mm-hmm. Anong nangyari dito sa Pinas eh. So nakarating na tayo, andito na tayo sa Ormoc. Grabe naman to. Oh my God. Grabe naman accommodation. Wow. Oh wow. Wow, so nice. Ito honeymoon, Char. Okay. To ganyan yung honeymoon stage naman. Oh, honeymoon stage din eh. Ano meron po dito? Stay armor. Okay. Oh wow. Grabe. Grabe na to. Okay. Okay. See you tomorrow. Uy, may office pa ako. Ang study ko talaga. Pag city. Paano ko hanahanap pwesto ko? May kilometer 5 at may kilometer 10 activity. Nandito kasi ng mga kilometer 10 ayaw nang pumunta dito sa kilometer sa city. Nalalayuan na. Nalalayuan na. Gumawa ko ng sarili kong public market. Sarili ko ha. Gumawa ko ng private na public market at kilometer 2 natalo ibang term kasi ang nasunod natalo. Bakit natalo? Pag too near of the momentum center kakainin lang siya, nakipagdebate ka eh. Pero pag lumayo ka ng konti meron ka ng advantage of distance na pag pumunta sila dito, kakainin ng time nila at yung pamasahe. So, better create another 10 to 15 kilometers, create another hubs. Para yung nakatira dyan, huwag nang lumayo. Kaya yun yung mga atake. Bakit ako dumami? Guerrilla ang laruan dun. Kung walang tao naka-stable, pero mini-measure ko. Saan ako maglalagay? Pag pumasok ako sa isang lugar, nabilang ko na ang store. Nabilang ko na. Kamada ko na. Nag-study din ako ng Art of War. Sa Sun Tzu practitioner. Gamit yan ni yung war ng Vietnam at saka versus America. Kaya hindi natalo si Vietnam dahil yung general nila, Sun Tzu practitioner pala yun. Knows when to attack. Knows when to retreat. Mm-hmm. Hindi paramihan ng pera. Hindi paramihan ng army. Parang eh, ganito lang yung ninja ba? Kuchilyo na lang. Yun na, tapos na. Kaya ako. I believe na yung ginagawa ko hindi man masyadong maraming pera
maipanalo ko ang laro. Dahil umaatake ako dun sa weakest link. Dun ako umaatake sa walang claimants. Kasi nung pumasok ako sa Manila, 3 or 4 times ako natalo dun. Paranaque, Las Piñas, nagbulakan ako. Ang problema doon, claimed territories ang tawag ko doon. Pag may magaling, huwag mong sapawan. Kasi ma-outshine eh. Ngayon, ang laruan, balik na lang ako sa probinsya. Kaya nandito ako sa probinsya, balik. Pero ang teaching ko, galing Cebu. Natuto ako ng Cebuano way. No, mag 21, 22 ako. Marami kang stores sa Cebu? Nakagawa ako ng 4 noong 2002. Gumawa ako ng 4 na bakery. Ang problema dun, lahat ng kanto may bantay. Kasi magaling si Julius dun eh. Then, ang lahat ng naturuan ni Julius, nagparami din. So, ang tawag ko sa Cebu, it is a nursery, hatchery of bake shop. Kasi siya yung nagparami. Chino. Kasi ang bakery dati, may bakery ka hanggang isa or dalawa lang. Isa or dalawa lang. Bakit? Maraming magnanakaw na tagaluto eh. Hindi ririmit eh. 1, 2, 3. Kaya ginawa yung lutuan na lang, bilangin na lang hatid. Pero nung si Julius nagparami, umabot si Julius ng 500 brands ata. Na within Cebu? Within Philippines. Within Philippines, hanggang Metro Manila siya, no? So, dun na nauso ang pwede palang i-franchise ang bake shop. Lahat ng naturuan niya, gumawa rin ng sariling brand. Dun ko nakita. Kasi ang isang bakery niya, about value of 500 pesos, 500,000 lang sana or 800,000 lang sana, pinipresyuhan niya ng 1.5 to 2.5 million. Kaya nangyari, bibili ng isa, bibili ng dalawa, pag tatlo, ayaw na. Kasi tuturuan mo lang siya ng first bake shop, second bake shop, nung natuto na, tumalikod at gumawa ng sariling brand. Yun yung dilemma of teaching. Kasi ayaw na magpaturo yung natuto na. Ulit. Ayaw magpaturo nung natuto na. Nung wala pang alam, lahat i-absorb niya kasi he is asking for the teaching. Pero nung about natuto na, sabi niya, pwede naman akong gumawa ng ganito. Easy lang pala eh. Eh, bumili ng dalawa, nag-clone ng 20 na ibang brand. Yun yung problema sa pagtuturo. Kaya before ako ituturo, sasabihin ko muna, sana hanggang sa huli, kakanta tayo. Ha? Hindi tayo magkalaban. Kasi mahirap. Yung pwede bang DNA mo, hindi to DNA ko, kaya tawag doon, blood compact. Kapag blood compact ka, kadugo mo na, kalaban pala. So, ang teaching ko ngayon, pwede naman kayong gumawa ng ibang brand, basta ibang concept. Ibang concept. Irrespect of the rights of the, tawag doon, intellectual property rights. Kung sabi niya, hindi, sa akin to. Sa akin tong store na ito. Sabi ko, kamukha sa akin ah. Siya, oo nga, kamukha. Pero iba yung brand. Pero sa akin to. Ini-innovate ko eh. Ini-innovate mo pala. 12 brands na. 12, ha? 12 brands na. At saka sinabi, hindi maganda yung store mo. Pangit. Pero nung sinilip ko, ba't ka umabot ng 12? Pangit nga eh. Kaya palitan ko ang pangalan.
eh, kumita ka na ng pera dyan eh. Mm. Meron akong stakeholder, may stake ako dyan, 20 share ako dyan eh. Mm. Sabi niya, ayaw ko nang magbigay. Ah, okay. Wala na ang pilitan. Hindi ko naman sa ugali maghabla-habla, kapuyit mo. Mm. That would be struggle pa sa oras, mababurnout ka emotionally, financially, pupunta ka ngayon sa korte. Mm. Not worth value of my time. There are many things to be accomplished pa eh. Kaya ngayon, nag-change ang concept ko ng utak ko. Madali lang palang gumawa ng 300 store, 400 store. Magturo ka lang ng magturo, magturo ka lang ng magturo at sabihan mo, huwag kang kumaliwa ha, be right, keep right. Anong mangyari doon? Doon sa, yan, yung may 12 store? Ah, sabi ko sa'yo ha, hope, yayaman ka, you will enjoy yung, pero alam niya na nakaw yun eh. Mm. Sabi ko sa kanya, hope makakatulog ka pa rin kasi alam mo, ninakaw mo yan. Kasi hindi ko binibenta eh. Sabi ko, hiramin mo ng maayos. Pag ayaw mo na, sa uli mo. Huwag mong nakawin. Mm. Hindi ko binibenta ang pangalan ko. Hindi ko binibenta ang concept ko. Mm. Pinapahiram lang. Mm. Pag gusto, gamitin mo ng maayos. Huwag mong bastusin. Ngayon, gamitin mo at saka itulong mo sa tao. Ngayon, pag nakatulong na, pag ayaw mo na, sabihin mo lang, and then maybe I will buy out. Mm. I will buy the store na ayaw mo na. Mm. Kasi that would be fair. And then fair value, tawag doon, estimate natin what is the price value of your investment. And then sa huli ko pera mo. Money back guarantee nga eh. Sa Sony pa yun, money back guarantee. Yeah, of course. Ang pangalan kasi nakalagay doon sa taas. Kasi maraming ipapadala request. Kailan daw ako darating? Parang ikaw din. Kailan ka darating? Ang problema pag dadating ako, malaki talaga ang trabaho. Kasi magpipirma tayo ng marriage contract. Kasi hindi na ako pwedeng pag nagsimulan ng project, timer starts. Pag I say yes, walang uwian. Magpapadala talaga ako ng mga daming army or as we call mga technical group, technical working group. Mga 5 to 10 people penetrate. Nung pumunta ako sa Bohol, 5 to 10 people pumunta doon, galing dito. Pumunta ko sa Masbate, ganun din. 5 to 10 people pumunta doon. Just to establish. Ngayon, nung makahawa na doon ng mga players, sana sila, ano, i-claim nyo ba o uwi kayo? Sabi yung nakapunta doon. Sabi, ba't namin iiwan to? Mayayaman kami dito. Kami ang unang settlers, kami ang mag-harvest. Parang tawag doon, nangyari sa mga colonial mentality ba? Ginokolonize mo eh. Colonial. Pagpunta na niya, inakita niya, marami palang treasure. Ayoko na umuwi. Magparami na ng treasure. Okay. Eh, ang teaching ko galing Cebu, pupunta Ormoc. Learning ba? Learning. Sarap pala dito sa walang kompetensya. Inubos ko buong Leyte. Summer. O ba't hindi kayo naglalaro? O sige, magtungits lang kayo. O gawala ako pera. Habi ko to eh. Silent ako. Silent. Pero ngayon, sasabihin ko na. Kailangan na. Kailangan na. Kasi ang layo na kasi naabot ba, hindi ko naabot yung iba. Ba't ko sinishare? Marami kasing territory talaga na hindi naabot. Sobrang layo na. I need to have people gagalaw. But I will call them talagang allies. Huwag aways.
Kasi mahirap magipag-away nga eh. Ha? Alliance talaga. Alliance. Hindi na uso competition ngayon. Yan alliance. Share-share na lang. Di ba? Share-share na lang. Walang trabaho, liability, patay. Oh. Convert it, easy. Come, work ka. Asset ka agad eh. Paano sir? Sorry, sorry. Just a flip. Oh. Just a flip. Balik ka rin mo lang. Balik ka rin mo lang. From walang trabaho, tawagin mo, Dong, dito ka. Dito ka na. Duty mo to ha. Wala ka trabaho, di ba? Wala ka income eh. Papakain ng pakita eh. Ayan. Balik ka rin na natin. Start ka na magtrabaho. Ayan. First step. Wala na. Solved na siya. One down. Next! Yeah, wala ka trabaho. Ano skill mo? Wala. Wala. Training. Oh. From wala, magka-meron. Next. Ganun lang eh. Hindi kailangan college student yun eh. Hindi kailangan. Basta, physically, meron. Magbuhat ka na. Bumitbit ka. From wala. Sa wala, sa meron. Sa wala, sa meron. Sa wala, sa meron. Yan lang. Ganun lang ang nangyari sa Pinas eh. Ito na lang muna. Explain ko kasi ang life for me ha. It is a combination of the past experience, present application, and good result for the future. And then, sana, pag nakakain na ako, nabusog na ako, makashare din sa iba. Yun lang. Yan ang pinaka-shortest definition of life meaning and life purpose. Kasi sabi ko sa lahat, pag hindi mo alam yung life meaning and life purpose, windang-windang ka. Ngayon, pinasimple ko ng pinasimple. Eh, yung mga tao ko, hindi na kuha ba? Sabi ko, sige, gawan ko ng pinaka-easiest. I learn from the past. Dami. I apply in the present. Okay naman. And I am expecting good result in the future. Pag gumanda ang buhay ko at maging successful, at nung naging okay ako, lumingon na din sa mga wala. Kasi mahirap naman ikaw ang gumanda buhay, yung mga tumulong sa imo, iniwan mo rin. Walang kwenta ang pinaghirapan at sasabihin mong successful ka pag nagsusulo. Mas mabuti yung maraming ka. Ay, sama tayo, man. Pag pumunta ako Bohol, sama tayo. Pag pumunta ako ng Iloilo, sama tayo. Pag pumunta ako, kung saan man ako mag-i-enjoy, gusto ko may kasama ko. Lonely. Lalo na pag ikaw na ang tatawagin, boss, sabihin, problema yun lahat, premium mo yun lahat. Sasabihin, ikaw lang parating tama. Ay, tama ba? O may tama? Ha? May punchline talaga. Tama ba? Parating tama o parating may tama? Kit ano na? Sige. Pero sa akin, if marami kang tama, gaganda ang surrounding mo. Gaganda. And then, eto, katulad nito. Sana, sabi ko nga, parang sa akin, hindi naman sa akin, but hope if soon, if makagawa ng ganito, why not? No? Pangarap lang naman ito. Eh. Parang pinoproject mo na, pwede ba itong gawin? Andyan yun, no? Di ba makita? May island dyan, walang may-ari. Bakit sinabi kong walang may-ari? Walang mayaman. Gusto ko mo. Pag ngayon dyan, pag tumawid ka dyan, may island dyan. Malaki. Walang may-ari. Nobody cares. Puro lang mga niyog, puro lang normal island.
Pero pag dinevelop mo yan, pwede nang magiging destination. But you need to have more guts. Mm. Hindi pwedeng wala kang, yun na sinabi ko kagabi. Money is the realization of the imagination. And hope you it can bring pleasant and comfortable life. Meron sana. Kasi kung nagpunta lang tayo dito para uncomfortable, sobra. Hindi. Gagawin ko very comfortable. Hindi na ako magbo-worry. Kaya nakita ko kayo. Sabi ko, gagawa tayo ng hope you will agree to me. Business hub. Tutulong sa mga nangailangan magnegosyo. Iba pa yon, sabi mo nga, nagturo na ako, natuto pa. Nagturo, while you're teaching, you're learning. Why not? It's good to have that, na you're teaching and you're learning. Nagkapera na din. Nagpakain lang eh. Nagpakain lang. Eh, may sobrang konti. Eh, yung konti, okay na yun. Wag lang lakihan kasi ayaw. Ganito ako. Pag ganito yung amount, dito lang yung kita ko, mga 10%. Mm. 10% lang. Mm. Pero everyday naman yun. Everyday na may 10%? Oh, everyday na may 10%. Laki. Ah. Everyday eh. Everyday may 10%. Ganito nangyari sa akin. Pabili. Anong bibilhin? Crispy King. Mm. Fried chicken? Mm. Hindi. Buong store. Ah, buong store. Ah, busy pa kami. Hindi. Kailangan mo yung magbenta. Aw! Erika, Lika. Mag-train ka ng mag-train para mag-alaga sa kanila. Kasi mandaming gustong bumili ng Crispy King store. Limited lang ang stock natin. Kasi hindi pwedeng kung sino-sino lang bibigyan. Magbebenta tayo ng 20 to 30 store every month. Pero kailangan nating alagaan. Binibenta namin yun. Sige. Ito yung franchise. Ito yung franchise. Hindi franchise. Pa. Partner, tawag ko dyan. Kaya partner tayo. Firma lang tayo ng MOA. Agreement. Negosyo tayo dalawa. Ang dami kong pinirmahan. Negosyo tayo dalawa. Bawat magkipag-negosyo, agreement lang, MOA lang. MOA lang. We have stand alone yan. You and me, isang store. You and me, isang store. You and me, standard store. Or kahit madalawa, tatlo, you and me pa rin yan. You and me. Walang ibang kausap. Ako lang. You and me lang. Hindi corporation. You and me. Magbayad tayo ng voice dyan. You and me pa rin. You and me ulit. Pag ako hinuli, sabihin ko, sige. Lahat yan. Charge sa akin. Safety sila. I-safe mo sila. Ako nang harap sa pinaka-monster. Kasi, willing akong magpa... Jose Rizal ako eh. Munipas. Sa kambayan. Hindi ba yan? Magpakabayan eh. So, paano yun, sir? Yung sinasabi mo na hub. Meron din ang pakita si Erica na... Mamaya didiscuss yan. Maraming okay. Pinakita siya sa akin na may gumagawa ng ganyan. Kaya ginagawa ko rin kasi may gumagawa eh. Pero ang problema, baka ha, scam. Kaya hindi pwedeng ikaw at ako walang gagawin. Kasi bakit? Maraming scam eh. Pag maraming scam, bibili ka, fake ang binenta. Ulit, fake. Pag maraming nagbenta ng fake at walang original, anong mabibili nila? Puro fake. At nung after 6 months, after 1 year, sasabihin, hindi mo ginalingan eh. Nagbayad ka na, for example. Paano nila ginawa? Ganito.
Bayaran mo ito ng 1 million but actually it is just 500. Mm. Magbayad ka ng strategy, magbayad ka ng marketing, magbayad ka ng ganyan. Ang daming bayarin. Pero kasi ang interest nila talaga, yung add-on. Ako, wala ako add-on. Hindi ako nag-a-add-on. It's a no-no for me. Bawal sa akin magbenta ng add-on at cost. Kung meron mang konti, konti sobra, facilitating fee lang. Yung isahamahan lang na ako kung saan napunta. It's either 20,000 or 50,000, sasamahan lang ko. Ang layo kaya, you will stay there, kukuha ng hotel, kukuha ng transport, kakain ka. 50,000, dissolve yan eh. After 2 weeks, after 1 month, wala yan. Walang kwenta yung 50,000 na. Lalo na pag nagpadala ka ng 5 katao or 10 katao sa isang lugar, wala yan. Pero we will work on that kind of attack. Kasi dalawa nga, merong retail, may wholesale. So dito ako maglalaro sa kabila. Nagawa ko, laro ka dyan. Parang, laro ka. Ganda mo laro. Pareho tayo manalo, ulang talo dito. Manalo ako dito, panalo ka rin dyan. Distribute lang ng distribute. Retail ka, wholesale ako. Retail ka, wholesale ako. Retail ka, wholesale ako. Paulit-ulit. Hindi kita sasapawan, dadaglaw tayo. Babakuran lang natin. Bakod. Claim. Pagka-claimed na, next town. Next town. Next region. Region per region. Kaya dumadami sila. And then, kind of leadership. Sabi nila, be a good example. Huwag kang manlamang. Kasi kung nilamangan mo sila, ganun yun din nila yung gagawaan sa iba. Kasi magagaya eh. Ano naman? Okay na? Ginihintay sila. Ano siya ba eh? Ano siya ba hindi? Ano siya ba initabo? Nagkikwento ko kasi sir. Noon sa bagay nga, pwede raman mo singit. Okay, mahiya. Diyan mo na, puros mo na sandwich. Puros mo lang na sandwich. Tinapay lang. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.